Usapang OFW Leaders Forum. Leaders Forum. Ito po ang Usapang OFW DZMM Blast Oples Center Leaders Forum. Usapang OFW Leaders Forum. Leaders Forum. Ako po si Henry Obaga Diaz. At ako naman po si Jasmine Romero. Talagang maganda ang hapon ngayon, Henry, dahil espesyal ang ating edisyon ng Pasada sa Istrenta Sabado. Tama ka, Jasmine. Napaka-espesyal dahil pinagsama-sama po natin ngayon ang mga pangunahing leader ng ating bansa. At ito po ay usapan tungkol sa ating mga overseas Filipino workers, yung po naghihirap, nagtatrabaho sa ibang bansa para lamang sa kapakanan ng kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. 9 milyon po ang mga Pilipinong sumabak at nakipagsaparanan sa iba't ibang bansa sa pag-asam ng mas magandang trabaho at sweldo. At ngayon po ay patuloy pa rin ang pagdami ng mga bilang ng mga OFW. Toots. Alam mo, Henry, noong nilikha yung Overseas Employment Program noong 1974, may oil shock noon. Sa pamumuno ng aking ama na si Labor Secretary Blas Ople, patuloy na dumadami ang mga Pilipino na nakikipagsapalaran, makapaghanap lang ng magandang kita at may ahon ng kanilang mga pamilya. At ngayon po sa Leaders Forum na ito ay marinig po mismo natin ang mga plano at saloobin po ng mga leader ng ating bansa ukol po sa mga hinaing at problema na kinakaharap ng tinatawag nating mga bagong bayani ng ating bansa. Ano ba ang magaganap sa Leaders Forum na ito, Toots, para sa kalaman ng ating mga kababayan? Well, tatlong bahagi ang forum na ito, no? Ang una, pakikinggan natin sa mga leaders ang kanilang first 100 days. Ano ba ang plano nila sa overseas employment at sa pag-generate ng mga disenteng trabaho para itong zona, Henry? Okay, simulan na po natin. Unahin natin si Senador Jamby Madrigal. Henry, ma'am, tiningnan ko po itong problema ng OFW bilang tulong sa OFW kung ako ay naging OFW. Kasi matagal akong nagtrabaho sa manning agency ng aking pamilya at sa shipping, kung saan araw-araw nakikita namin yung mga problema ng seafarer at marino. Kasi kung titingnan nyo, 80% of the OFWs, lalong-lalo na sa Saudi, sa Hong Kong, sa Taiwan, unskilled labor po yan. Ang nangyayari, yung kanilang kita sa abroad ay less than minimum wage dito kesa sa tinatanggap nila sa Pilipinas. Tingnan natin yung problema nila bilang OFW. In my first 100 days, kailangan immediate action. Repatriation po ng lahat ng mga bangkay na nasa morgue sa Middle East. Ilan daan daw yun nasa morgue. Renegotiation at immediate legal attention doon sa mga nasa death row. Immediate repatriation doon sa mga stranded doon dahil ayaw sila bigyan ng release ng kanilang employers. Ito, immediate po ito. Hindi natin pwede tingnan parang commodity lang sila na kumikita sila para sa taong bayan, ngunit walang legal assistance. There are 69 people in death row kasi hindi natin binibigyan ng immediate legal assistance within the immediate 24 hours ang mga OFW. Kanya, in the span of 24 hours, napapasign na sila ng kanilang confession. Yan ang immediate. Pangalawa, I will freeze Executive Order 247 and 248 na ginagawang marketing arm at parang legal slave trade ng Pilipinas itong paggagamit lang sa OFW. Imbes na proteksyonan at i-regulate yung labor na pumupunta at proteksyonan yung mga rights ng atin mga OFWs, ito ay naging marketing arm lang. Kanya, may conflict of interest na yung POA. Investigate all corrupt POA officials and put a freeze on all yung increase in processing fees. Mm-hmm. At para lang sa mga seaman, kailangan alisin yung blacklist ng seaman sapagkat this is only for the corporations at hindi para sa OFW to review all the blacklisting of seamen. Oh, okay. Salamat po, Senator Jamby Madrigal.
Kasama po natin si Ms. Anne Hero ng BS Link na konfederasyon na kumakatawan naman sa mga pampublikong sektor na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng mga local government units. Magandang hapon po sa ating apat na mag-greeting na senador at sa lahat po ng nandito sa studio. At natutuwa ako na dito sa unang pasada ng talakayan, meron naman palang sumiseryoso sa usapin ng mga manggagawa. At iyon ay narinig natin. Ako po ay magtatanong para kay Senadora Jamby Madrigal. At ang aking pong tanong, natutuwa ako dahil hinagip nyo ng bahagya kanina ang sinabi nyo na hindi komoditong ibinebenta ang mga manggagawa. Ang tanong ko po ay hindi matatawaran yung kontribusyon na malaki ng mga OFW sa ekonomiya natin. Pero ang gusto kong marinig sa inyo, ano yung modelo at estratehiya ng pagpapaunlad ng bayan natin na hindi nakatali sa hantarang pagtutulak na pag-aalok ng lakas ng paggawa sa ibang bansa na parang nga talagang commodity ang inyo pong naiisip? At kaugnay nun, paano po ninyo tutugunan yung napaka-critical na migrasyon ng mga critical na propasyon katulad ng doktor, ng nurse, at ngayon po yung mga guro ang umaalis. So ito po yung mga sektor na batayan dito sa Pilipinas na lumilisan dahil nga po walang decenting trabaho. So paano po natin, ano po ang gagawin ninyo para mapanatili natin itong mga professional na ito na manatili dito sa sarili nating bayan. Salamat po. Salamat. Alam nyo, yung tanong nyo, dalawang parte yan, short term at long term. Sa short term, yung sasagutin ko lang kasi may kaugnayan ito, yung sa OWA Fund, na yun yung bagong OWA Omnibus Act, yung bagong executive order na mas OFW ka, maski nag-contribute ka, hindi ka na pwede mag-avail sa OWA. Dahil sa finished contract ka, talagang para sa akin, criminal na yan eh. Pangalawa, we need an immediate audit and immediately to discipline the OWA officials sapagkat yung 11 billion, kung i-calculate nyo, yung, maski 20 years lang from 1986, napakaliit po yun. Yung OWA fund is a disappearing fund. Itigil rin natin yung mga welfare officer na walang ginagawa sa Saudi Arabia, gamitin natin ng OWA Fund para magkaroon ng legal attaché sa DFA. Kasi yan ang makakasave ng lives ng mga napupugutan ng ulo. Ang long-term solution po dito, kung ang kinikita ng isang OFW na unskilled sa abroad ay less than minimum wage, tapos na yon yung bagong executive order ni GMA 427 at 428, nagsasabi na you can even ask for 1 month salary, including all the fees. Minsan isang tao ay nagagastos ng between 100 to 250,000. Kailangan itigil na yun kasi illegal yun. We need long-term job generation because the remittances do not translate to wealth because they are merely spent on consumer goods. Okay. We need to have to transform OWA funds into an overseas workers' bank. Mm-hmm. Kung saan ang overseas workers ang magmamayari, kagaya ng sinabi ni Senator Marohas, na magkaroon ng investment funds for real wealth creation and long-term jobs. Hindi lang itong short-term solution ng window dressing ng GMA Salamat. Administration. Okay. Salamat po. Dadanig po ninyo ang mga platforma at pahayag na nais ipatupad. Ang tanong naman ngayon, Toots, para po sa ating mga kapamilya na nakikinig, nakumbinsi po ba kayo?